Hi guys! Welcome back to my channel. It's me again, Mas Batinias TV. And kung bago ka lang po dito sa aking channel, please like and subscribe my YouTube channel and click the notification bell para updated ka sa mga susunod kong video. And for today's video nga po is all about calamity loan or salary loan status. Paano nga ba natin makikita o malalaman kung ano na po yung kalagayan or ano na po yung status ng ating calamity loan or ng ating salary loan? Approved ba ito o ito by decline? Nag-apply ako ng calamity loan sa web sa website ng SSS or online. And then tapos ngayon nag-message sa akin sa SSS na approved na yung aking calamity loan. Pero tiningnan ko na to last day kahapon sa aking My SS account kung ano na yung status ng aking loan. So nakita ko na doon na approved na siya, pero wala pa nga lang text sa akin or email sa akin ng SSS. Usually kasi guys, late ang email or ang text message ni SSS sa ating account based doon or kung ano na yung status ng ating application doon sa ating My SSS or sa SSS. So para malaman natin agad, kasi syempre, atatayo eh, di ba? So, syempre, kailangan natin ng pera, kailangan natin ng panggastos. Alam naman natin ang nangyayari ngayon sa ating bansa. Marami ang hindi nakapagtrabaho, marami ang nawala ng trabaho. So, kailangan talaga natin ng financial. So, ako, tinignan ko siya dun sa aking My SS account. Kung ano na yung status. Sige, 1 week na wala pa rin update or pa rin text or email sa akin ng SSS kung ano na yung status ng application ko dito kay Calamity Loan. So, una guys, syempre meron tayong My SS account para po makita or ma-check natin yung ating status ng ating Calamity Loan or ng ating salary loan. And syempre, hindi naman tayo makapag-apply, diba, ng ating SSS online or na ating loan online kung wala tayong My SS account. And kung ikaw ay wala pang My SS account at gusto mong magkaroon ng My SS account, meron din po akong tutorial niyan kung paano gumawa ng My SS account. Ilalagay ko lang din po yung link sa description box sa mga willing at sa mga gustong gumawa o magkaroon ng My SS account. So ngayon guys, mag-proceed na tayo dun sa ating tutorial. Okay, ngayon po punta tayo sa Google natin. Sa kahit anong browser po na meron kayo, pwede naman po. Then search lang po natin www.sss.gov.ph. Okay, then search. So ito na po yung lalabas sa screen. Then kung naka-phone kayo, pwede nyo i-desktop site yung phone niyo para buo po yung makikita dun sa screen. Okay din, lalabas po yung captcha na yan. So i-ano lang natin siya. Ibigay lang natin yung hinihingi ng captcha. Okay, then submit. Okay, so ito na po yung makikita sa screen. So, dito sa right side po, may makikita po kayo dyang member, employer, tsaka small business wage subsidy program. So, ngayon, i-click natin yung member kasi member yun naman tayo. Kung ano tayo doon. Then dito, ito na po yung makikita natin sa screen, guys. So, ito, lalabas na po dyan yung user ID, password na kailangan nating i-filled out. So ngayon, i-login natin yung ating account sa ating My SS account. Tapos yung ating password. Okay din, lalabas ulit yung I'm not a robot. Okay, then ganyan. Then after po niyan, click lang po natin yung submit ulit. Okay, so ito na po yung lalabas sa screen next. Nandito tayo sa homepage natin ng ating My SS account. So ngayon, pupunta tayo dun sa inquiry. Sa inquiry po, pangatlo siya, from home, member info, then inquiry. Then i-click lang natin. Then sa, okay, dito po din sa under na inquiry, makikita natin dyan yung benefits, contribution, eligibility, then loans info, then sickness or maternity. So ngayon, pupunta tayo sa loan info. So click natin yung loan info, pangatlo siya dun sa category. Ano, pang-apat pala, sorry. Okay, loan info. Okay guys, so ito na po yung makikita natin sa ating screen. So makikita natin dyan kung ano yung status ng ating application. So kung may salary loan ka, yan, makikita din natin dyan
Then, dito tayo sa calamity loan. I-click natin pangalawa from salary loan sa tabi niya. Click lang natin para makita natin yung status ng ating tawag dito ng ating SSS application na ating calamity loan. Okay guys, so ito na po siya. So makikita mo dito, may nakalagay na encoding date. Ayan, encode ko siya noong June 30. Then employer ID makikita din dyan. Yan, makikita application failed through SS web kasi online nga siya. Yun, employer ID, employer name, ayan. Then, loan application status, ayan, makikita nyo siya dyan. Ang sa akin is disbursement through bank na siya. Ayan, so pagka ganito guys, approved na to. So, antayin ko na lang dito yung ano, yung kung na-deposit na siya sa aking bank account, ganon. So, or, minsan kasi late po yung email or text ng SSS. Pwede rin natin siyang i-check na agad sa ano sa bank if doon sa bank na ni-register natin doon sa ating SS account na in-enroll kung nandoon na sa kung andun na yung cash kung credited na yung cash ganun. Then kung true check naman so mag-aantay kayo pa na i-deliver sa inyo yung or doon sa mailing address niyo yung check. So meron din dito processing date, ibig sabihin pinrocess nila to noong June 8, 2020. Ayan. So, may voucher number, account number. Tapos, meron na siyang nakalagay na monthly amortization. Tapos, kung kailan yung first monthly amortization ko, nakalagay na rin siya dito. And that's all for today's video. Sana po ay nakatulong ako sa inyo. Nakatulong ang video na ito sa inyong lahat. And again, kung bago ka lang po dito sa aking channel, please like and subscribe my YouTube channel and click the notification bell para updated ka po sa mga susunod kong videos.